Mayong buntag kaninyong tanan. It's so cold here. It's a negative 3. As you see in the window, it's already as snow. And wow, praise God. Really an amazing God. Allowing me, allowing Sister Emma, both of us experiencing the snow in our life. Praise God. Let us read the gospel for today. Reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. John 15, 1 to 6. The vine and the branches. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off the branch in me that bear no fruits, while every branch that does not bear fruits, he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word that I have spoken to you. Remain in me, and I shall remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruits unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned. Dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise you, Lord Jesus Christ. Again, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Maayong bugnaw kaninyong tanan. It's really amazing. First of all, I want to share with you my experience. When I, my flight last, I think that November midnight, November 4, midnight from Cebu. And wow, traveling alone with God. It's really the gospel that we'll be, we select is very, very suited to what I have experienced during my flight to from Cebu and then go to Korea, Incheon Airport. And then in Korea, I stayed there for, I think, 10 to 12 hours. Oh wow, God all provides everything. And no worry for the food because God allows me to experience, what you call that? An executive lounge. Because I have a layover of 10 to 12 hours. And anything food from breakfast to merienda and to lunch. And before flight, I still have merienda. And a little bit, one glass of beer. Wow, praise God. Thank you, Lord, for that provision. And when ito na po, sumakay na po ng eroplano, wow, binigyan ako ni Lord ng isang upuan na napaka-relax. Kasi alam siguro ng Panginoon, yung aking hips ay baka mangawit. It is because 9 hours flight. It's a long, long trip. And God allows me to sleep. Praise God. And I have experienced so many things, and I think 1 hour before what do you call this? Pag-landed po namin, bago po kami mag-landed, isang oras po kami puro turbulence, and medyo nasanay na po sa kumbaga sa dagat ay maalon, doon para sa taas ay maalon din po. Kaya napakaganda, napakasarap ng God provides everything until I reach Vancouver Airport. I thought that from the Vancouver and doon na po, hindi po pala, kailangan lumipat pa po ako ng isang airport. They call it South Terminal, Vancouver South Terminal Airport. Oh wow, you know what is the beauty on that flight? Wow, praise God. The Lord allow me to ride an airplane which is only 10-seater. Wow.
I don't know kung kakabahan ba ako o ano. Kasi alam niyo naman, yung aming bunso ay piloto. Madalas kaming inanyayahan po na sumakay sa eroplano na 5-seater, 10-seater. Ayoko. Wow. Kasi baka maraming alam na. Eh, yun yung malaking eroplano. Pagka medyo may turbulence, medyo kinakabahan ka. How much more that? But wow. When I pray the rosary, I say the Hail Mary. From Vancouver to Cranbrook, we are going smooth. Wow, we. Ang aming paglipad po ay very, very smooth until we reach Cranbrook. Thank you, Lord, for that provision. Then from Cranbrook, we stay in the hotel. Then after that po ay the next day, kami po ay nag-travel na papunta po sa town nila Christine at Noe. Our batch one in NEME. Yeah. Praise God. And I thought na from Cranbrook eh papunta po kami ng Golden, their town, British Columbia. I thought na dire-diretso kami. Eh pinaalaw pa po ni Lord, siguro po nakita niyo yung picture po sa Facebook, eh inalaw pa po ni Lord na makakuha kami ng picture, we experience something, wow, a nature, God-given nature from the Lord. Now I'm here. Gagaling lang po namin ni Sister Emma sa misa po ngayon. Praise God. Ang nakakatuwa po is this. According to Noe and Christine, ang mga Canadian ay medyo malungkot po pagka ganitong winter. Kasi po, bago po mag-winter, tuyon-tuyo po yung mga dahon. Halos mga puno na lang po makikita nyo. Siguro makikita nyo dyan sa background. Ayan, ayan na lang po natitirang sariwa, yung pine tree. Pero karamihan po ng puno ay withered sila. As the gospel expressed to us na natutuyot sila. But praise God, sila po ay malungkot pero tayo naman po ay masaya kasi number one is ngayon pa lang po ako nakaranas ng snow. No? Yun pa lang ang ano no, ang nakakatuwa kasi you know, tayo sa Pilipinas ay marami tayong iniisip din. Marami din tayong ayaw. Marami rin tayong may gusto natin ganito. Eh, siguro yun talaga ang reality. Kasi we're looking for something na mas magiginhawa po tayo. Alam niyo yun? Yung alam mo na, yung mapera ka, malaking bahay mo, maganda negosyo mo. Hindi po masama yun. Hindi po masama yung magkaroon ka ng negosyo, magkaroon ka ng bahay. Hindi po masama yun. Ang masama po siguro, eh baka doon na lang po tayo nakatuon. Baka doon na lang po tayo nakatutok. At naaagawan na po yung ating Panginoon sa ating buhay. May iba naman ang gusto power. Eh, mahilig sa kapangyarihan. No, gusto bosses siya, alam mo sa kumpanya, o kung minsan sa bahay naman, alam mo kung sino na siya. Kasi, you know, minsan ganun po eh. It boils down always in attitude. That's why I really admire now that most of the companies hired an employees not according to their expertise. Not according to their, yung bang galing nila, kundi ang tinitingnan po nila, yung attitude, yung kaugalian. Kasi pag maganda ugali, mas madali pong turuan. Amen. Yun yung isang maganda. Kaya nga, marami po ang mga tao, mali ang akala sa happiness na natitikman sa buhay. Hinahanap ng mga tao yung happiness sa pera, nahanap ng tao ang happiness sa party, no? Pero after that, inahanap ng mga tao sa inuman. Pero after that, brothers and sisters, go back to basic. Malungkot pa rin. Go back to reality. Because that is temporary. Hindi naman na ibibigay ng lahat eh. You see, in Canada, we thought na, wow, lahat nandito na. No, hindi. Hindi po. Kasi ang Canadian nyo po, gusto po nila summer eh. Sa totoo lang eh. Kasi pag summer po, eh marami silang napapasyalan. Pag winter po, is ano. So, makikita po natin na ang karamihan po sa atin is ang hinahanap lang po yung layaw po sa ating katawan. Di po ba? Yun yung isang pinakamahirap. Kaya po marami po ang tao na depressed. Because may mga tao na sabi nila, ang dami ko ng pera, nasa akin na ang lahat, bakit malungkot pa rin ako? Bakit kaya ganun? May mga tao po nagsisuicide eh. Sabi nga dito sa Canada, may mga ano na pag na-depress, magsisuicide na lang. Bakit? Kasi nalimutan nila na merong mas magaling magpasaya.
ang Panginoon, si Jesus. Yun yung isang bagay na pag nasa iyo ay lagi kang masaya. Kaya nga marami po nagsasabi. Sabi niya, Brother Vic, bakit ba at your age, senior age, parang ang bata-bata mo pa. Bakit ang saya-saya mo lagi? Bakit lagi ka nakangiti? Hindi ka ba nagkakaproblema? Aba, hindi po. Ang lahat po ng tao ay nagkakaproblema. Pero yung pagdadala po ng problema, kasi alam ko po na meron akong mas malaking Diyos kesa sa malaki kong problema. Mas malaki ang Diyos ko kesa sa problema ko. Naalala niyo po ba yung lagi ko sineshare sa bawat isa sa atin? Na pagka ang problema po hindi dapat problemahin? Na ang problema po ay nagiging problema lang pagka po pinoproblema? Hindi po ba? Para hindi maging problema ang problema ay huwag po natin problemahin. Hayaan po natin ang problema, sa sarili niyang problema. So wala po tayong problema. Amen. Kasi kapatid, sa totoo lang, pag isinandig mo sa Panginoon ang lahat, pag siya ang nanguna sa buhay po natin, ay for sure, iaayos niya po lahat. Alam niyo po ba yung sinasabing, God will put everything into places. Yung ilalagay niya sa lahat ng pwesto. Huwag ka lang malikot sa aparato. Kasi pag malikot tayo sa aparato, hindi niya maisaayos eh. Kasi pinakikialaman natin. Kasi sinasabi natin, mas gusto natin ito. Mas gusto ko ito. Lord, mas mabuti ito sa akin. Are you sure na mas mabuti yan sa'yo? Are you sure mas mabuti yan sa atin? Merong mas mabuti ang Panginoon na iniisip para sa atin, kapatid. Kaya nga, alam mo, napakaganda po nitong gospel po ngayon eh. Sabi niya, I am the vine and you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Pag daw po tayo hiwalay, wala tayong magagawa. We are nothing. Kaya nga, iba yung pag nakadugtong ko sa kanya eh. Paano ba madudugtong sa kanya? Nagdadasal pa po ba tayo? Nakikipag-usap pa po tayo sa kanya? Amen? Yun naman yung pagdugtong sa kanya eh. Yun naman yung pagdugtong natin sa ating Panginoon eh. Tingnan nyo po ang description. Pag yun daw po vine ay nakahiwalay po yung branches. Yung branches po ay matutuyot. At pag natuyot po, ang ipinanggagatong. Imagine that. Tayo ang branches. Ang Diyos ang vine. Siya po ang puno. Tayo po ang sanga. Kaya nga po, paghiwalay tayo doon po sa puno, ang sanga po wala pong nagagawa. Pero po yung pong sanga, pagka po nakadugtong po ito sa puno, lagi nakadugtong sa puno, ano mangyayari? Magkakaroon ng bunga. Napakagandang bunga. Napakasarap na bunga na hindi lang ikaw makikinabang. Makikinabang husband mo, makikinabang ang wife mo, ang mga anak mo, mga mag-anak mo, mga kaibigan mo, mga ka-community mo ang makikinabang sa iyo. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon dito po sa gospel na binasa po natin. Naalala niyo po ba yung last month na isinyer ko po sa ating community? Why God allows trials? Ito yung kadugtong nun eh. Sa totoo po eh. Bakit po inaalaw ng Diyos ang trials sa bawat isa po sa atin? Para busitin tayo? Para galitin tayo? No. Kasi makasalanan tayo kaya dumarating yung trials sa atin. No, hindi po ganun. Ang ibig sabihin po ng trials kaya dumarating sa atin, kasi para makita po mismo natin sa ating sarili kung gaano tayo katibay sa Panginoon. Sabi nga, the greatest test of our faith is when we ask God for something na alam mo yung inihingi mo sa Panginoon ay tama. Alam mo yung inihingi mo sa Panginoon ay yung sakto. Hindi ka magkakamali, hindi ka magkakasala. But still, hindi dumating. And still, you are thanking God. That is the greatest test of our faith. When you remain in me and I remain in you, ask whatever you want and it will happen unto you. Dear brothers and sisters, salamat po sa pagkakataon po na ito. Alam ko po, ilang araw pa lang, nami-miss nyo na ako. Miss ko na rin po kayo. Kami ni Sister Emma, nami-miss po namin kayo. Totoo lang. Kaya nga, ito pong mission po namin na ito ay pagpunta po namin rito sa aming anak, sa aming apo, sa aming manugang. Isa pong mission po namin, hindi lang po pasyal. Para po makita rin po nila how we will go to the mission. By next week, we'll be going to Toronto for our Catholic Life and the Spirit Seminar in Toronto, in our Love Flock Toronto chapters. Please pray for us. Pagdasal niyo po kami
na sana po hindi makita yung sarili namin. Sana po ang Panginoon po ang makita sa amin. Na sana po makapaghatid kami ng pag-ibig, ng kapayapaan at kagalakan sa bawat isa. Marami po salamat sa bawat isa po sa atin. I know that God is always with you. We know, in-entrust po natin ito sa Panginoon. Kaya kahit po wala po ako dyan, alam ko po na ang Panginoon po hindi po pababayaan ang bawat isa sa atin. You know, tomorrow, di po ba, November 10, it will be our refuel, the launching of our refuel. Wow! Friends, people of God, alam niyo po, nakakatuwa. Siguro po, baka hindi pa alam ng iba. Si Brother Vic po ang na-assign po sa ACCRS para po maging coordinator ng mga youth. The whole, not only Love Talk, the whole. That's why I need your support. Please, kahit po wala ako dyan, sana po supportahan po natin. Sana kayong lahat ng youth na kasama natin sa Love Talk, sana po maka-attend po kayo this coming Sunday, November 10, 2:30 po, mag-assembly na po doon para po at 3 o'clock, pag-misa, nandun na po lahat. God needs you. Alam po ng Panginoon yan. Ikaw na kabataan, ikaw na youth, gagamitin ka ng Panginoon. Marami ka pang magagawa. Marami ka pang madadala na kaluluwa. Nakatulad mo na nakatikim ng biyaya sa Panginoon. And I'm praying for our refuel. Sister Kat, Sister Kai, lahat ng mga nag-lead nito, pinagdadasal ko po kayo na maging hindi lang po successful, kundi po makapagbahagi po tayo ng magandang balita sa ating Panginoon. Join me in a prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, I thank you for this wonderful opportunity for my brothers and sisters. This is our first time to have a videotape, Lord God, and preaching and blessing other people. Lord, as I raise my right hand, Lord God, I lift up to you, Lord God, ang aming mga kapatid na hindi po nakadalo ngayon, amin po mga kapatid na may karamdaman, amin po mga kapatid na may mga kailangan po sa iyo. Lord God, in Jesus' mighty name, I claim, O Lord God, na ipinagkakaloob mo ito sa kanila, O Panginoon Diyos. Thank you very much, brothers and sisters. God bless you all. Thank you very much. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.